tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha. Hanggang ngayon pa ba, yan pa rin ang bukang bibig mo, ha? Ang kutse na para naman sa'yo? Mama, unang-una, hindi ko naman sinabing bibili kayo ng kutse. Pangalawa, bakit mo bibili ng kutse, hindi naman ako marunong magmaneho? Paano kung magagamit yon? At kung si Tito Max ang gagamit, edi siya dapat ang magbabayad niya, hindi ako. E parang siya ang binilang ko ng kotse. E ano naman? Kung siya ang binilhan mo ng kotse, asawa ko naman siya. Asawa na. Ikapit nga lang kayo eh. Teka, may sinasabi ka ba? Wala ho. Ang sabi ko, kukuha pa lang kayo ng kotse. Bakit hindi mo lang sinabi sa akin? At bakit ko pa sasabihin sa'yo? Ngayon pa nga lang kung humihingi ako sa'yo eh, masama ng loob mo eh. Saan nga kayo kukuha ng pimbayad ninyo? Eh, hulugan yan! Hulugan? Ang ibig niyong sabihin, utang. Eh, ano pa nga ba? Nasabi na nga ba eh. Kumuha rin lang kayo, hindi niyo man lang pinalam sa akin. Sana nakamura pa kayo kung sinabi niyo sa akin. Ang ibig mong sabihin, ay kasalukuyan silang nagtatalo-talo sa bahay na tinitirhan mo? Oo, kasi nalaman ng anak ni Sonia, ang pagbili niya ng kotse na gagamit ay ako. O kaya ikaw. Yung pangako mo ha, ipapasyal natin ang mga bata sa Tagaytay. Oo naman, mararanasan ng mga anak mo ang sumakay sa isang mamahaling sasakyan. Kung ganoon, dapat na ibili mo rin kami ng magagandang damit. Dahil alam nga namang sasakay kami ng kotse na ganito lang ang kasuotan namin. Kailangan sosyal din ang mga kasuotan namin ng mga anak mo. Meron ka palang pera na itinatago. Bakit hindi mo sinasabi sa akin? Wala po akong malaking perang tinatago, ma. Ang sa akin lamang po sana, sinabi ninyo sa akin ang plano ninyo. Para nakamura ka? Ang ibig palang sabihin, ay mumurahin lang ang gusto mong ibigay sa akin. Hindi naman ho ganun, ma. Eh, siyempre, ako rin yung magbabayad dyan eh. Eh, kahit sana po, paano? Sinabi niyo man sa akin, mali ninyo. Nakapagtanong-tanong pa ako sa mga kakilala ko, baka nakamura pa kayo. Teka nga muna, nung bang kumuha ka ng TV, sinabi mo sa akin? Eh, hindi ho. Oh, hindi naman pala eh. Eh bakit ngayon? Kini-question mo ako kung bakit hindi ko sinabi sa'yo. Maha, ako naman kasi magbabayad eh. Wala ba akong karapatan na malaman? Eh, ako magbabayad. Hoy! Tapatin mo nga ako! Masama ba ang loob mo sa pagkuha ko ng kotse? Ha? Basta-basta man naman kayong kumukuha kasi na hindi naman sinasabi sa akin eh. Eh, ako naman palang... Ayun! At lumabas din ang totoo. Masama nga ang loob mo sa pagkuha ng kotse ito! Ano ba kayong dalawa? Gabing-gabi na. Hindi pa rin kayo natutulog. Yang apo ninyo ang tanungin ninyo at hindi ako.
Nagkatrabaho lang eh, kala mo kung sino na? Bakit nga ba, Nards? Hindi pa ba kayo tapos pagtalunan ng kotse na yan? Oh, bakit hindi ka makasagot? Sagutin mo ang tanong ng itay. Ano nga ba ang pinagtatalunan nating dalawa, ha? Sabihin mo kay itay na masama ang loob mo sa pagkuha ko ng kutsing ito. Sino kaya yung sinasabi ng guard na naghahanap sa akin dito sa labas? Ah, Benji, sinabi na ba ng guard ang tungkol sa paghahanap ko sa'yo? Ho? Sino po kayo? Kilala niyo ba ako? Bakit niyo alam ang pangalan ko? Oo. Matagal na kitang kilala. Pero ako lang ang nakakakilala sa'yo. Hindi mo ba ako kilala? Bakit po? Ano pong kailangan ninyo sa akin? Ang totoo dyan, hindi talaga ikaw ang pakay ko, kundi si Nards. Ho? Ano po? Bakit po? Anong kailangan ninyo kay Nards? Ano po? Ang hiya ka? Kotse lang palang pinagpuputok ng butsi mo? Baka nakakalimutan mo na hindi lamang utang na loob ang utang mo sa akin, kundi malaking halaga na ibinili ko ng gatas mo at mga pangangailangan mo nung maliit ka pa. Hindi ka lalaki ng ganyan kung wala ko? Walang hiya ka? Hindi ko naman kinakalimutan ang lahat ng yung may. Oh, yun naman pala eh. At kung tutuusin, kulang pa ang halaga ng kutsi na yan sa lahat ng ginastos ko sa'yo. Mama. Oo nga't sina tatay at nanay ang nagpaaral sa'yo. Pero nagbibigay din ako sa kanila. At natural siguro na yung ibinibigay ko sa kanila ay nababahaginan ka rin. Alangan namang si inay pang magpapasuso sa'yo. Natural. Bibili siya ng gatas mula dun sa pera na nanggaling sa akin. Hindi ka ba titigil, Sonya? Tapos, ngayong nakatapos ka na ng pag-aaral at nakapagtrabaho, ay magmamalaki ka sa akin? Na kesyo may sarili ka ng pera? At iniisip mong nakakatayo ka na sa sarili mong mga paa? Sige, magsarili ka. Umalis ka sa bahay na ito. Sonya, sumusobra ka na! Umalis ka na sa bahay na ito! Dahil araw-araw na nasisira mo ang araw ko tuwing na nakikita kita! Kaya't lumayas ka na! Hindi kita kailangan sa bahay na ito! Lumayas ka! Ikaw ang lumayas! At isama mo ang kinakasama mo! Kung nasisira ang araw mo sa tuwing nakikita mo ang apo ko, sumusobra ka na! Wala ka na sa katwiran! Yan ang hirap sa inyo, itay. Lagi na lamang ninyong kinakampihan ang lalaking yan. Kaya ang lakas-lakas ng loob na labanan ako. Hindi ko naman kayo nilalabanan, May. Nangangatwira lamang po ako sa inyo. Tumigil ka! Ikaw ang tumigil, Sonya! Itay, ano ba kayo? Anak niyo ako! Apo niyo lamang ang lalaking yan! Anak nga kita, pero wala ka naman sa katwiran! Kaya ikaw ang lumaya sa pamamahin na ito! Kung nasisira ang araw mo tuwing nakikita mo ang apo ko! Menchi? Nars?
Bakit? Umiiyak ka ba? Pinagalitan ka na naman ba ng mami mo? Susundin kita dyan sa apartment mo. Magtala na tayong dalawa. Ano? Magtala na tayo. Gusto ko na talagang umalis dito sa bahay. Sweetheart, hindi ba na pag-usapan natin, hindi tayo dapat magpapadala sa silakbo ng ating damdamin. Hindi tayo dapat magdidesisyon base lamang sa ating emosyon. Hindi, sumama ka lang sa akin ngayon. Magpapakasal tayo kagad. Kung sasama ako sa iyo bago tayo magpapakasal, ibig sabihin, magtatanan tayo. Oo. Hindi na pwede. Gusto mo bang magali din sa iyo sina inay at itay? Ang mabuti pa, matulog ka na. Pagising mo bukas, muli tayong mag-uusap. Hindi ngayon na parang pagod na pagod ka. Magpahinga ka muna. Bukas na natin pag-usapan ang tungkol dyan. Okay? O sige, matulog ka na at matutulog na rin ako. Sinasabi ko na nga, be. At malilit ako ng gising. Eh, hindi mali. Aapulin ko na lang yung palingo. Sana wala pang tao sa banyo para makaligo ako kagad. Ano ba kasi ang ipinakain sa inyo ng lunch na yan? Anak nyo ba siya para tratuhin ng special? Ha, itay? At bakit hindi dapat? Anak mo, si Nudge! Hindi ko siya anak! Ha? Huwag kang magsalita ng ganyan. Baka marinig ka ng anak mo. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo? Hindi ko anak ang Nudge na yan! Sinasabi ko na nga, May. Hindi nga ako anak ni Mami. Ampun lang pala ako. Nagdaring ang cellphone ko. Si Benjing pala. Sasagutin ko. Hello? Hello, Nurse! Nasaan ka? Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko sa'yo? Hello? Dito pa rin ako sa... Andito pa rin ako sa bahay. O ano? Akala ko ba susundin mo ako? Ikaw yung nagyayaya sa akin kagabi, tapos ngayon pumayag ako. Nagbago ang isip mo. Oo. Narinig ko lahat ang sinabi mo. Eh, bakit hindi ka nagsasalita? Teka, okay ka lang ba? Hello? Ano bang nangyayari sa'yo? Hello? Teka. Dinibdib mo ba ang hindi ko kaagad pagtugon sa hiling mong pagtatanan natin? Ngayon, pumapayag na ako. Ito nga, ikaw lang ang hinihintay ko na sumundo sa akin eh. Ano ka ba? Hindi ako nakikipagrukuhan sa'yo. Nasaan ka ba? Sundin mo na ako dito. Narito lang ako sa bahay. Akala ko kung naglayas ka na sa inyo. Teka, ano ba talaga ang nangyari sa'yo? At ang tahi-tahimik mo? Nag-away na naman ba kayo ng mami mo? Eh, dati ka namang inaaway ng mami mo eh. Pero hindi ka nagpapa-apekto. Eh, bakit ngayon? Parang apektadong-apektado ka. Totoo pala ang hinala ko. Ha? Anong hinala yan? Nampul lamang ako. Ano?
kailan mo ba matatanggap ang lahat, ha, Sonya? Bakit pati yung bata, idinadamay mo sa galit mo? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, walang kasalanan si Nard sa lahat ng nangyari sa inyo. Tama na! Wala ngang kasalanan si Nard. Pero kanino ako maghihigante? Eh, wala naman dito ang kanyang ina. Anak, ako na ang nakikiusap sa'yo. Patawarin mo na ang kapatid mo. Hinding-hindi ko mapapatawad ang anak ninyong yon. Dahil sinira niya ang buhay ko. Naging miserable ang buhay ko dahil sa kanya. Kung ganon, bakit mo pa ipinaiwan sa piling mo si Nards? Hindi ba kinukuha na siya ng kapatid mo? Pero anong ginawa mo? Ipinagtabuyan mo ang kapatid mo nang hindi man lang nasisilayan ang kanyang anak. Magdusa siya ngayon. Matagal nang nagdurusa ang kapatid mo, anak. Pati kami na mga magulang nyo ay nagdurusa rin dahil mula nang ipagtabuyan mo ang kapatid mo ay hindi na namin siya nakita pa. Hindi mo alam ang pagtitiis namin naging ina. Gustong-gusto na namin hanapin ang kapatid mo. Pero nahahadlagan kami dahil ikaw ang iniisip namin. Pero ano itong ginagawa mo? Ginagawa mong komplikado ang lahat. Pati ang walang kamuang-muang na pamangkin mo ay nagdurusa dahil sa inyong magkapatid. Kaya tigilan mo na ito, Sonya. Patawarin mo na ang kapatid mo. Alang-alang man lang sa maganda pang buhay na naghihintay sa inyo. Tingnan ninyo! Wala na sa kwarto niya ang lalaking yun. Umalis nang hindi man lang nagpapaalam. Paanong magpapaalam yun eh? Nakaangil ka naman lagi na nakikipag-usap sa kanya. Kahit na! Obligasyon pa rin niyang respetuhin ako at igalang ako dahil ako ang nagpalaki sa kanya. Ah, ganon? Naghahanap ka ng paggalang at respeto ng anak mo. Samantalang ni minsan ay hindi mo yun ipinakita o ipinaramdam sa kanya. At ang mas nakakalungkot ay minamaltrato mo siya. Ano bang pagmamaltrato ang sinasabi ninyo? Sinasaktan ko ba siya? Sa palagay mo ba ay hindi mo sinasaktan si Nards? Hindi ba pagmamaltrato ang ginagawa mo? Nagpapadala ka sa galit mo sa mundo. Araw-araw. At ang kawawang Nardo ang pinagbubuntunan mo. Araw-gabi na ang galit mo ang nakikita niya at naririnig niya sa'yo. At huwag mong ipagkakaila yan dahil pa nung bata pa siya ay ganyan na ang trato mo sa kanya. Kaya nga siya tumira sa bahay eh. Dahil diyan sa ugali mo. Kung alam ko lang na hindi pa rin nagbabago yung ugali mo. Sa palagay mo ay ibabalik ko pa siya sa'yo. Hindi! Babaeng ito, may lakas ng loob ka pang magtanong kung minamaltrato mo siya. Samantalang kitang-kita naman. Ngayon, saan na naman natin hahanapin yung pamangkin mo? Ha? Ewan ko sa inyo. Pesteng buhay to. Ha? At saan ka pupunta, ha? Ay, sa buwan! Sonya! Saan ko na naman kaya hahanapin si Nards? Nasaan ka, Nards? Itay! Sonya! Nasaan si Nardo?
Nasaan si Narto? Sino ang dumating na naghanap kay Nards? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang huling yugto ng kasaysayan na tinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang, Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Maligdang, Robert D. Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Amy Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Nating di malilimutan kaisarap ng ating suyuan, lagi kong natatanda.